Good morning. At kung nanonood ka na naman sa akin ngayon, malamang interesado ka nga talaga magtayo ng printing business. Magsusunod na magiging tanong mo sa sarili mo, ngayong 2023, magkano na nga ba talaga ang kapital para makapagtayo ng printing business? Okay, maaaring ma-idea ka sa utak mo na halimbawa, 100,000. Kasya na ba yung 100,000 ko? Kung 100,000 ang budget mo, kasyang-kasya na po siya. Kung paano, panoorin mo lang. SNL Digital Moment. Okay, isa-isahin natin. Naglista ako ng mga babagay sa'yo kung 100,000 lang ang yung budget. Ano-ano yun? Unang-una, kailangan mo ng PC. Sa printing business, number one na kailangan PC. Dahil hindi ka naman makakapag-printing kung wala kang PC. Magiging talaga ang kwento ka lang doon. PC, sa ngayon po may mga flat screen na flat PC na yun na rin mismo yun. Magagandang klase na po siya. Halagang 15 meron ka na. Magandang klase na po yung mga i5 na rin po yun. Maganda na po siya. Sa panimula, napaka-inom na po niya. So, 15,000 PC. Pangalawa po, kailangan mo ng matibay na printer. Kailangan mo rin ng mga medyo maganda ang printer na rin. Kung 100,000 naman ang budget mo, ang i-recommend ako sa'yo, yung Workhorse 5790 ng Epson. Yung Workhorse 5790 ng Epson, nagahalaga lang, nagre-range po yan ng mga 18 hanggang 20. Tapos kailangan mo ipa-convert, kailangan mo pa chipless para mapakinabangan mo ng mainam. Kasi mahal po ang ink nun. So kapag kinonvert mo na po siya, aabot ka po niyan mga 33K. So 33K, tapos kailangan mo rin ng another printer pa para naman sa sublimation. Yung at least meron kang L120, yun medyo mamurahing printer na yun. Continuous ink system na rin siya, pero nasa halaga lang siya ng mga 6K. Tapos camera, kailangan mo yan. Kasi isa sa mga kumikita yan, camera. Pag nag-ID ka, halimbawa 60 o 70 o 50, kung magkano man ang bigay mo, medyo maganda kagad ang balik niyan. Meron ka kagad mga pang-araw-araw. So camera, bumili ka ng mga segunda mano na DSLR. Ngayon naglipana na po, medyo mura na po siya. Halagang 10K mo meron na. Tapos sumunod doon, kailangan mo rin ng laminator. Yung ID laminator po, kahit pa paano, bibigyan ka ng pang-araw-araw niya. So ID laminator po, mura lang naman. Ang ID laminator, naghahalaga lang po yan ng mga 2K. So maganda rin na meron ka rin kagad dyan sa panibula. Sa 100K mo naman, pasok po yan sa range na yun. Tapos, kailangan mo rin ng heat press. Bakit? Isa rin sa magandang kumikita sa printing business, yung pagtatatak ng damit. Kaya kailangan mo may heat press ka. Magkano ang heat press sa ngayon? Sa ngayon po, maganda-ganda ng klase siya. Hindi siya mamahal eh. Pero mga 10K meron ka. Brand new po yun. Tapos, isa pa, cutter platter. Kasi kung may cutter platter ka, definitely makakapagtataka ng damit. Magandang, hindi ka natatakbo-takbo na sa mga, para mag-jabber. Pagdating sa damit, mapabilis mo yung pag-practice mo. So, kumpitin natin. Okay. Halimbawa, yung PC 15K, yung Workhorse 33, yung L120 6K, yung camera 10K, laminator 2K, heat press 10K, cutter platter 20K, tapos pag kinumpit mo po yun, 96,000 po yun. Kailangan mo rin syempre ng panimulang consumable. May consumable, ano ba? Mga photo paper, yung mga laminating film, yung mga ganun. Kailangan mo yan yung consumable. Syempre, para gumana na kagad yung ang papel, ang printing. Ano kagandahan ng PC na 15K? 15K, mga i5 na po yan. Kung papasin ninyo, ganito rin po yung ginagamit natin. Ha? Yan, ito po. Flat na po siya. Less space, tapos ano po. 15K po, maganda-maganda na po yan. Okay. Yan po yung PC. So, hindi ka na ipapahiyaan yan. Sa bilis, maganda. Mabilis na rin po yan. Pangalawa, yung Workhorse 5790. May vlog po ako na separate pagdating sa Workhorse 5790. Kung gusto nyo pong mas mahimay-himay po yung ganda ng Workhorse 5790, panoorin niyo po yun. Tignan niyo lang po, meron naman po akong vlog na. So, balikan niyo lang po yun.
Napakaganda po noon. Bakit? Ang original na ink po ng Workhorse 5790 is pigment na. Yung pigment ink po, karaniwan ginagamit din yan ng mga baguhang nagtatatak sa damit na dark transfer. Pwede po na yun. So, ibig sabihin, pwede siyang gamitin sa dark transfer, pwede siyang gamitin sa picture, pwede nyo rin po siyang gamitin sa PVC ID. So, para kang naka 3-in-1. Parang gano'n. Nakapaganda. At ang Workhorse 5790 po, ay meron din scanner sa ibabaw. Pag ginamit nyo siya pang Xerox, napakaganda rin po. Napakabilis po mag-print niya. Kung ikukumpara mo yan sa mga pagkaraniwang printer, katulad ng L120, L1-3210, ganyan, 1:5 ang bilis. So, napakaganda po niya. Kaya pagka gusto yung panganap, panoorin niya, hanapin nyo na lang po isa pong vlog ko na nga. Kaya yung L120, one of the entry level ng Epson, napakamura lang po niya. Eh, vlog ata ako na ito, parang sinabi ko, pinakapangit na printer. Ibig ko lang sabihin po, kasi po, kung kumpara mo siya sa Workhorse po, napakapangit niya talaga. Bakit? Napakabagal niya pagka kinumpara sa Workhorse. Workhorse, 1:5 ang speed niya, kumpara mo sa L120. Pero syempre, yung presyo, napakababa. Ibig sabihin naman, yung term lang na yun eh, depende nga, subjective naman yun. So, nasa sa inyo po. Ang L120, maganda sa aspect na napakamura niya. Isa pa, napakadali po niyang i-maintain. Meron din akong vlog niya na kung paano siya i-repair, kung paano ano, madali lang po siya i-reset. Ganun lang po yan. Napakasimple lang po kasi. At sa halagang 6,000, hindi ka manghihinayang. Sa nagsisimula po, napakaganda po nun. Ako, karaniwan na ginagamit ko sa L120, ginagawa ko sublimation. Kasi sublimation po is minsan panapanahon lang. Isa, pagpanahon ng pa-December, nakakailangan ako ng sublimation kasi sa mga damit. Sublimation, ginagamit ko sa pantatak ng damit, tsaka pang tatak ng mga mag. So, ibig sabihin, may pandalawa kang nagamit na doon. So, magagamit mo ang pagkinabangan mo ng stupo yun. So, L120, halaga 6K. Camera, yung bakit DSLR ang, ang nire-recommend ako? Pwede rin naman yung mga point-and-shoot na camera. Pero, DSLR kasi, bibigyan kanya ng professional look. Tapos, isa pa, ang DSLR matitibay. Yun po yung isang, ano, yung ganda po sa ngayon, kahit cellphone, napakaganda na po mag-ano. In fact, ito pong ginagamit ko pang video, cellphone na lang. Samantalang photographer po ako. Pero hindi ko na ano, na ngayon po, printing na ako nakatutok. Laminator, yung 2K, may mga A3 na po na 2K. 2K lang, mura lang po yan. Ha? Pagka po sa mga malapit na ano, mabibili mo yan, 2, ganyan, mga 2-3. Pero iba, pagka nakakajakpat ka pa rin yan, mga 2K. Laminator po. Para parehas lang naman po yan. Ang trabaho ng laminator is mag-laminate pag init. Plancha lang rin po yan na rollo. Na rumorollo. Parang nag-roll pala. Ganun. Heat press. Heat press, yung 10K po, mga itsura ng ganito. Eh, karaniwan, ginagamit ko ganun din. Yan. Kuyi na ano. So, wag po kayo masyadong mag... Ako ha, sariling ano ko lang is, wag na po kayo masyadong mag-invest na sobrang mamahaling heat press. Kasi ang trabaho lang po ng heat press is mag-plancha. Yun po yung totoong prinsipyo ng heat press. Pero syempre, kung may pera ka, eh, hindi naman masama mag-ano. Kasi bakit? Sa ating mga negosyante, kung high-end ang ating gamit, isa rin yan sa nagiging yabang natin na maganda yung gamit natin, na i-present na, nagiging mas presentable sa customer. At maraming customer na pagka maganda ang gamit mo, eh, ang tingin sa'yo magaling. Kaya po, tulong rin po yun. Huwag niyo na-alay natin. Ngayon, cutter platter. Cutter platter, isa rin po sa magandang may panimula ka na kagad. Bakit? Ang cutter platter kasi, yan yung magkakat ng mga binil para sa pantatak ng damit. Pang binil, pang sticker, pang gano'n. Yung 20K na halaga, siguro mga Polaris, ganyan, meron po yung gano'n. Polaris na. Kaya kasama na po yung Plexi noon, minsan. Kasama na yung software na sa 20K. So, galingan lang ng pagkambas. Pero nakukuha po talaga ng 20K yun. Ganun po yung range niya. Lalo na kung isang bultuan, bibili niyo to. Kaya isa ng bilihan ng mga to. Ngayon po, naglipa na online. Pero kung mga old school kang katulad ko, takbo ng Hidalgo, takbo ng Odeon. Takbo ng Odeon Mall, andun po lahat. Pati mga consumable. So, sa Odeon Mall po, kung taga Laguna ka, pa LRT, ako sa DOC, hindi lang po, tanong-tanong lang, ganun lang naman po. Ngayon, yung halagang 100K na yon na ibinigay ko, kompleto na siyang panimula. Kompletong panimula. Hindi ka naman po makukompleto talaga. Katulad ko,
Ngayon po, mas higit na malaki na yung kapital na pinanglabas ko din sa ikalawang shop ko, pero hindi yung makukumpleto. Bakit? Mapapansin nyo na habang tumatagal po, dumadami ng dumadami yung lumalabas na technology. Halimbawa, dati, tuntuan na po ako sa cutter platter, tuntuan na po saan. Ngayon po, meron lumabas na sumunod na technology naman. Ngayon, DTF naman po ang uso. So, ibig sabihin, pagka nagka-DTF ka, may lalabas din na susunod pa yan. Sinabi, pagka iba kakwentuhan mo, lalo na sasabihin nila, DTF ngayon ang pinaka-the best, walang katulad. Ganon ang mga kwento. Ganon naman lagi po. Parang nung dati, nung nag-dark transfer, unang-una light transfer eh, yung puti. Kukonvert mo sa pamputi lang, ganon. Dati, gandang-ganda na po tayo. Ngayon, nag-evolve ang technology, nagkaroon na ng dark transfer. Pati sa mga dark, kaya natataka. May bilis na bilis tayo. Parang pangit na tayo yung bigla sa mga light transfer. Tapos ngayon, nagkaroon yung sublimation. Tuwa-tuwa rin po tayo doon. Parang ano, hindi mo lang kwenta pala yung ano. Meron pa mga lumabas. Tapos ngayon, naglumabas yung printable vinyl. Tuwa-tuwa na naman tayo. Sabi nang pangit pala yung dark transfer. Wala, ito pala high-tech. Ngayon naman po, lumabas itong DTF. Ito DTF, sabihin na naman natin, pinakamaganda, pinakamaano, tibay. Sa totoo po, depende po kasi yan sa pananaw nyo. At saka tayo bilang naghahanap buhay, titignan natin kung saan tayo kikita. Unang-una, dapat sa paglalabas ng gamit, titignan mo kung ano yung magiging applicable sa'yo. Halimbawa, ina-advise ko dito sa panimula mo na may cutter-platter ka, may ano ka, pantatak ng damit, sa market mo pala, wala ka naman pala nakukuha sa pandamit. Hindi sayang po, matutulog po yung gamit ko. Nangyayari po talaga yun. Halimbawa, sa akin, nung dati, sa kabilang shop, nangyari na ganun din yung mentality ko. Ako dapat ang may pinakamaganda. Ako dapat ang may pinaka-advance. Kumuha ko ng laser printer, ang ending po, walang customer ng laser. So tulog po, parang patungan lang po ng damit yung aking laser printer. Magkano laser printer that time nung bili ko? 60K. Di para ako nagkaroon ng 60K na patungan ng damit. Okay. Ngayon naman po, eto pag-open ko dito sa shop dito, dito sa Pasita. Dito sa Pasita, nag-open ako. Lagay lang ako ng isang tarpaulin machine. Lagay ako ng cutter platter. Lagay ako ng laminator. Lagay ako. Tapos nakaisip ako, bumili rin ako ng laser cutter. Laser cutter po, yung ano po. Ngayon po, pagdating dito, ang kinanong market ko sa laser, halos wala. Alam niyo po, bagsak ng laser cutter ko. Ito po, ikot ko ha, para ano. Ayan po, naulit na naman po yung ano ko, yung dating scenario. Ano na naman ang naging ano? Yung laser printer, laser cutter ko po kayo, ayun po, maganda po siyang ano. Mamahaling, sabi nga, pagka naging daro kami ng kapatid ko, mamahaling patungan ng damit. Oh, mahal na patungan ng damit ko. 200K. Diba? Imagine mo, 200K mo, nagiging patungan ng damit. Pero, hinahanap ako pa po na solusyon. Kasi hindi naman pwede tayong titigil. So, sa madaling salita po, pagdating ng, ang kagandahan po talaga na hanap muna ng customer bago yung pagbili ng equipment. Pero kung may kapital ka at meron ko namang ilalabas, maganda rin po. Bakit? Malakas po makahatak ng customer yan na kumpleto ka sa gamit. Iba rin po yung respeto na nakukuha natin sa customer kapag nakikita nila na marami kang gamit. Branded ang gamit mo. Maganda po yun. Malakas po ang hatak sa customer na. Pero kung nagsisimula ka, ang numero uno po na dapat itatak natin sa utak natin, maging kontento tayo. Ngayon, panimula, wala kang machine. Okay. Ano naman ngayon kung wala kang machine? Okay, pag-usap sa mga, lagi ko tinuturo po yan. May pag-usap sa mga may printing na na-establish na, then, pakitay apps. Actually, mas malaki pa po yung kikitain yung misa kasi wala kayong mini-maintain. So, yun po yung pinaka-advantage sa ganito. Importante, pakipag-usap sa kanila. Halimbawa, dito sa amin, ang margin po ng ano, 30 pesos per square foot. Pagdating po sa mga jobber po, mas mababa pa sa kalahati yung pagpipigil. Karaniwan po yan. Kaya po kayo, ano pang hinintay nyo? Huwag na matakot and simulan natin. Ngayon, ako naman po, pagka po may gusto kayong malaman regarding sa painting, regarding sa ano, pin nyo po ako. Nasagot po ako, lalo pa po. Huwag lang busy ako. Pagka busy ako, hindi ko kayo papasin sa, ano, nagkakataon lang po yun. Ako naman po talaga, willing na willing po ako magturo sa mga kapwa natin na nagsisimula sa printing. Bakit? Kasi po nung nagsimula ako, mukha akong tanga. Bakit? Wala kasi nagtuturo.
ngayon na-realize ko, dapat may magturo. Okay, kahit hindi ko kayo turuan talaga, kung interesado kayo, matututo kayo. Turuan ko na lang kayo para muna kayo mahirapan. Magtulungan tayo. At ngayon, yung mga kapwa ko may printing, alalayan natin yung mga bagong napasok sa printing. Huwag natin isipin na magiging kakompetensya natin sila. Tandaan natin, hindi natin kayang ubusin ng customer. Ngayon lang po, kung hindi ka pa nakasubaybay, hindi ka pa nakasubscribe sa akin, kung gusto mo yung mga content na ganito, pa-subscribe naman. Then, pa-share naman kung para may mga iba makinabang. Okay, hanggang dito. Susunod na po na kwentuhan natin. Ngayon dito sa isa na about dun sa paggawa ng standee. Next po, pagka po, nakaraan kasi na hindi ko na i-video, sayang, no? Gagawin ko po ng kung paano. Actually, mano-mano. The same din po yun ng Sintra na ginagawa. Kaya lang po, minamano-mano kong cut yung Malambot naman po ang Sintra cutter lang po yun. Pero maganda rin makita nyo ng actual yung paggawa. Okay, maraming salamat.